talaga yung kinuha. Wala po siya kahit anong sugat sa mukha. Kung nasan ka man ngayon na, sanawarin mo kami ni Papa mo. Hindi ka namin naligtas. Malaman ka namin, nak. Namimiss na kita, nak. Sanggol sa President Manuel Rojas sa Zamboanga del Norte, patay, matapos di umanong atakihin ng aswang na nag-anyong aso. Best friend forever kung ituring ng marami sa atin ang ating mga alagang aso. Pero ingat pa rin sa mga asong dala. Huwag basta-basta maging kampante. Marami raw natutuwa sa bagong silang nasanggol ng mag-asawang Jomar at Noemi na si Natasha. Pero lahat sa kanila, meron daw silang hindi makalimutan. Isang matandang babae na tila kakatwa na raw ang pagkagilyo sa dalawang buwang sanggol. Tuwang-tuwa siya sa anong was, syempre, mataba kasi yung anak ko. Lagi kong nilalayo yung anak ko sa kanya. Hanggang sa sumakay na siya pa uwi, nakatingin pa rin sa bata. Nabahala man sa ikinilos ng matanda, ipinagkibit-balikat na lang nila ito, lalo't umalis din naman din daw ito agad. Pero wala silang kamalay-malay na ang dapat pala nilang ikapangamba, mangyayari makalipas ang 3 araw. Sa isang viral video footage, isang asong gala ang hindi nila namalayang dumaan sa kanilang likuran. Ang aso pumasok sa nakabukas na pinto. Kaya nalapitan nito ang natutulog na anak nila na si Natasha. Hindi na nakita sa video ang actual na nangyari pero ilang segundo lang ang lumipas. Ang mag-asawa nagmamadali na tumakbo papunta ng kwarto. Narinig niya po yung iyak ng bata. Sunod na lang inihagis ni Jomar, palabas ng kwarto ang aso at tila natarantang humingi ng saklolo. Dahil ang sanggol, inatake na pala ng aso. Sobrang sakit sir, hinagat ng anak ko. Ano kaya? Lang pula po yung mata ng aso. Kumuha agad siya ng motor. Kahit anong sigaw namin sir sa labas, nahingi kami ng tulong. Ang aso, agad nakatakas. Habang sina Jomar at Noemi, agad daw nilang itinakbo ang kanilang anak sa ospital. Ano yung anak namin? Sobrang sakit po. Cellphone lang daw ako eh. Wala nga kami cellphone. Hindi ko pa nga alam kung paano nangyari yun eh. Sa gitna ng pagluluksa at pagkagulat sa paghahanap ng kasagutan kung bakit ito nangyari sa kanila, sa kanila naalala ang misteryosong matanda. Ilang araw nun may nangyari na nga sa bata. Yun ko lang kasi nakita yung matanda na yun. At saka yung aso na umagat sa anak ko, yun ko lang din nakita. Ang suspecha nila, ang matanda, na ganyong aso lang, at isa raw talaga itong aswang. Posible raw kasing binalikan nito ang kanilang anak para punteryahin. Utak po talaga yung kinuha. Wala po siya kahit anong sugat sa mukha. Kami yung unang kakagating nun. Wild na siya eh. Bakit hindi kami yung kinagat? Pinagsak niya yung aso, sobrang lakas. Yung aso, parang baliwala lang, tapos takbo. May pumasok sa aso, yun nga, parang aswang. Ang mag-asawa, kumonsulta rin sa albularyong si Susima, na agad namang nagsagawa ng isang ritual. Ayon sa kanya, ang salarin ay hindi lang daw talaga ordinaryong hayop. Hindi, mga dautan. Mayroon na silang iro. Ngayon, mag-isaw ng gata. Wag, wag ito.
Wala mo kabantay nga na itigula nga ni Duhul sa amua. Wala? Wala ko kabantay. Ang paniniwala ng ating mga ninuno, ang aswang ay nagbabago ng anyo. At ito ang nananakit at kumakain ng mga tao. May aswang talaga. Ngayon lang ako naka-experience na yung bata kinagat ng aso. Hindi naman po namin sila pinipilit, sir, na maniwala na aswang yun. Kanisip ko din yung sarili ko. Kung nasan ka man ngayon na... Nawarin mo kami ni Papa mo. Hindi ka namin naligtas. Malaman ka namin, nak. Namimiss na kita, nak.